Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, Maring isinusulong ni Department of Education Secretary Lenore Briones na buksan ang klase sa Agosto 24. Pero sa nagdaang sona, iginiit ni President Duterte na hindi siya pabor sa face-to-face learning approach o tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo hanggang may pandemya. I cannot and will not put to rest the health and lives of our students and teachers. Pero ayon sa kalihim, may iba-ibang educational approach o blended educational learning program. Kasama rito ang online learning, modular at home-based learning process kung saan pwedeng magturo sa bahay ang kwalipikadong magulang. Dagdag pa ng kalihim, hanggat wala pang abiso ang IATF at DOH, wala pang face-to-face na approach hanggang Enero 2020. Apektado rito ang ilang OFWs na may anak o kaanak na pinapaaral sa Pilipinas, kagaya ni Mr. Giovanni Angeles. May dalawa siyang anak sa college sa Pilipinas at may anak na nag-aaral sa Riyadh. Sang-ayon siya sa late na pagsisimula ng pasukan, pero problemado siya sa gastusin. Bukod sa matrikula, kailangan niyang bumili ng high-end o upgraded operating system at software para sa computer. I purchased one i3 with the Windows 10 OS. Hindi kasi pwede ang Windows 7, obsolete na siya. Hindi magiging workable ang Zoom at saka other educational platform. So approximately? So I think parang mga 30,000 pa yata yung nagastos ko. Pero I did it by my credit card. So utang na naman sa amin. Utang na naman sa amin mga OFW. Bagaman siya sa educational modality o approach na inilatag ng DepEd, mahihirapan daw ang mga mag-aaral sa probinsya na walang signal o sapat na pasilidad. Si Dennis Maglasang, isang barista sa Riyadh, problemado rin sa gastusin sa eskwela. Breadwinner siya sa pamilya at nagpapaaral ng bunsong kapatid at pamangkin. Kung kinakailangan talaga magbukas yung pasukan ngayong August, syempre kayo struggle natin ngayon, syempre financial. Kasi nga, lalo sa naranasan natin ngayon dito sa Riyadh. Todo tipid siya at pinasok na rin ang kung ano-anong racket na pagkakakitaan dahil kailangan niyang gustusan ang araw-araw na pangangailangan ng magulang at sa sarili. Since from the beginning naman talaga yung mga nakakabatang kapatid ko, ako nang gumaga. Kaya siguro na kung sa akin man lang, talagang handang-handa na ako sa kalinda kasi nga gusto ko silang mapagtapos . Kung ano man yung mga kailangan nila kahit gaano man yun sa kamahal, kailangan kong maibigay yun para lang sa kinabukasan ng mga kapatid ko at saka yung pamangkin. Kahit gipit, lalo tumanahon ngayon. Naisipan ko, magbenta kaya ako ng mga yosi. Halos lahat din sa accommodation namin, nangailangan ng yosi, hindi sila makalabas. Kaya yun. Tapos yung late lang, yung ano namin, yung chili oil namin. Kahit paano nakaraos din. Kahit kulang-kulang yung mga sahod namin. Sadyang hindi mapapantayan ang pagsasakripiso ng mga kababayan sa abroad. Ngayong may pandemya, mas marami ang mabibigat at mga hamon sa OFWs. Hindi madaling magpaaral na gagastos para sa high technology habang pumaparaan para makakain at mabuhay sa host country at pamilya sa Pilipinas. Lindon Abali, TFC News, Riyadh, Saudi Arabia.